Yan guys, samahan nyo ako para i-PMS natin or preventive maintenance itong pinaka rear axle nitong Honda click125i. So tara guys, samahan nyo ako, gawin po natin. Ano po gagawin natin guys, kailangan lang natin ng pambaklas dito. So nasa katawso po yun guys. So yun guys, umpisahan po natin mabaklasin ito. Bali ang mangyari po guys, kailangan natin tanggalin itong pinakatambucho guys. Iwalay muna natin. Saka yung pinaka lahat po ito guys, tanggalin natin. Pinakaswingan, tanggal din po yan. Para mabaklas natin itong lahat. Guys, so umpisahan na po natin. Ayan po, 14 po ang gagamitin natin dito guys na socket rings. So yun guys, so kailangan ng socket guys na medyo manipis po siya. Yung kagaya po nito, manipis lang po yung dito niya para makapasok siya dun sa tambucho. Kasi dikit po siya guys, pinakalat. So ito guys, yung isang nut niya. Yan po. So gagamitan niya talaga siya ng deep socket guys, para makalas niya yung tambucho. Okay, so ito yung isa guys, na pinakatornilyo niya. Nakasuot po kasi yung tornilyo doon, meron siyang bolt doon guys na nakanap ito. Kailangan din tanggalin itong pinakaswing arm niya. Yan din sa baba guys, nakalasin natin yan. Luwag lang po muna gagawin niya dyan guys. Okay, so kung maluwag na, kailangan natin 24 dito guys, dito sa pinaka bolt na axle. 24 ng socket. So ito yun guys, 24 socket rings. Kakalasin niyo po yan guys, ito. So naikot, diba? Mangyayari niya yan guys, tutukuran niyo siya para makalas. Kaya yung iba guys ang ginagamit impact rings kasi para hindi na nila kontrahin na ganyan. So kaya napansin nyo hindi ko tinanggal ito guys, para itutukod ko lang muna yung tubo doon. Kasi hindi nyo rin matatanggal itong swing arm pag hindi tinanggal. So yun guys, hindi po matatanggal itong pinaka swing arm kung hindi matatanggal ang nut ng axle. So yun po. So yun guys, tanggal na po yung nut. 24. Dito na tayo, pwede rin naman dito na siya. Palasin na natin to. Kanina, nilogan ko na to guys, yung swing arm. Kaya pansinin nyo, kinakamay ko na lang kasi maluwag na yan kanina. Lugan ko na yan. Basta tandaan nyo lang guys yung mga kinakalas yung tornilyo. Bakit po natin ginagawa ito guys, yung preventive natin yung pinaka-hub niya. Kasi karamihan po nag-stack up yan, so hindi na matanggal itong hub. Ganun po nangyayari. Pag i-preventive po natin ito, kailangan mga 6 months po obligado nyo ipa-preventive ito. Hindi nyo kayang kalasin, pakalas nyo na sa iba. Kailangan every 6 months siguro, mga 4 to 6 months kailangan mabaklas ito para malagyan ng grasa
malinisan kasi nagkakamiss taka po yan. Para lalo pag napapadam palagi kayo sa baha, ang nangyayari po sa kanya, napapasok ng tubig ito yung pinaka axle natin at pati yung bushing kumakapit po siya. So yun po yung magiging dahilan kaya hindi matanggal ito itong hub. Para maiwasan po natin yun, yung pag-stock up, mas maganda po, i-preventive na lang natin siya guys. I-maintain na lang po na i-preventive. Yun po. May mga washer po yan, tandaan nyo lang, may mga washer na kasama. Yun siya, yun po siya guys. So, yan po, makikita nyo, mayroon siyang kasama sa akin na bushing ngayon. Ito nyo. Yan po. So, mapapansin nyo guys, ito sa akin, malangis pa kasi palagi ko siyang pinipreventive yan guys. Yan po, pansinin nyo, malangis pa yung sa axle ko. Pero, dilinisin din po natin ulit yan. Yun po, ganyan ang lagay niya guys, ayan. Tapos yan, ganyan po ha. Tandaan nyo lang paano nyo binaklan. Yun guys, medyo matigas lang talaga yan kasi may grip, meron po yung gear guys. So may gear po yan, so mapapansin nyo may gatla-gatla po yan, kaya medyo matigas po talaga yan guys. Kailangan po guys, pre-wheeling yung ano nyo, nagpe-pre-wheeling itong goma, itong gulong nyo, pag itatanggal kayo kasi pag hindi po naka-pre-wheeling na ganyan, mangyayari po, sumasabit po yung gulong na yung hub nyo dun sa preno. Kaya kailangan naka-pre-wheeling. So yan. Okay, matatanggal po yun guys. Ayun. Kailangan po namimintin to guys kasi pag hindi mahirapan po kayo guys pag nagpalit kayo ng goma or preno sa likod. Hindi nyo na mabaklas, obligado pa si Ryan ito, obligado kayo magpalit ng hub ng mugs. So yun, yeah, mas maganda kung may maintain yan. So yan guys, ganyan po kailangan i-maintain nyo siya. Yun yung sinasabi ko guys na kumakapit siya sa kumakapit po siya kasi gawa nitong gear niya. Meron po siyang gear ito. Ayan. So yan po guys, ayan gear niya magkabila. So yan yung kaya makapit. Ito yung iniiwasan natin mag-stock up guys. Pag nag-stock up yan at kumapit na natuyuan siya, yun, problema yun. Hindi na talaga matatanggal yan. Isa ito nagiging cause kaya hindi natatanggal yung hub. So yun guys, papalitan na rin po natin ng brake shoe itong sasabay na rin natin guys para
bago na rin po siya. So ito po yung brake shoe na binili ko, original po siya. So ito po yung ikakabit natin, guys. So yun, guys, linisin lang po natin ang mga gasolina yan para matanggal yung dumi. Lagyan muna natin itong bagong ano niya. Sabay na natin. Tal binaklas natin, guys. Sabay na natin ito na ilagay itong pinaka-brake shoe na bago. So yun, guys, makikita nyo may spring yan. Okay, may spring yan. So itong portion na to, guys, dito kinakabit. Tapos ito naman dito. Ganyan lang po yan. Kabit nyo doon. Magkabila. Yan. Tapos, iangat nyo lang siya. So yun, guys, huwag nyo pong kakalimutan na grasahan yung hub tsaka yung axle para may lubricant po siya, guys. Bago nyo po ibalik yung gulong, guys. So huwag nyo pong kakalimutan yung nagrasahan. Ito nga lang si Am, guys, pag kinabit. Ito nga din dito. Okay. So, pagtapos nyo, guys, lagay po natin itong medyo dito. Ayan, so lagay natin itong medyo. Kailangan dito. Para may sipan. Yeah. Okay, guys. Okay. Okay, natapos na po natin yung ilagay, guys, yung natapos na po natin, guys, na preventive maintenance itong pinaka axle natin ng Honda Click 125i. Okay, guys, ang sunod natin kakabit ito pinaka muffler na, guys. So yun po. Yeah. So, sabi ko na ang inano ko sa inyo, guys, itong pinaka isolator niya, guys. Baka mamaya makalimutan niyo mawaglit. So ingatan niyo po yan, guys. So una muna natin kabit dito para hindi persado dun sa ilalim. So tusuklan natin sa ilalim, guys. Thank you.
So, pakita ko sa inyo guys yung ano niya. Ito. Pakita ko lang sa inyo. So, yun guys. Yan, nakita niyo yung muffler. Ito yung pinaka muffler guys to. Okay. Yan. So yun yan. So ito yun guys. Let's nakakabit na. Yan. Tutunigan na lang natin. Ito yung pinakatunan nyo nyo guys, nakadipin ito ng gusto lang. So, maganda guys kung meron kayong gamit na ganito. Letter L na ano lang siya. So, maraming nabibili nito guys sa mga, hindi guys, bumili lang kayo nito. Kasi ang pagkaiba po niya sa mga ano, malapad yung paggagamitan natin ng ano guys, malapad ito. Pag sakit guys, malapad compared mo rito. So yun guys, yung tornillo po, lalagyan din po natin ng mga graso siya para hindi po kalawangin. Para pag nilagay po natin dun sa tornillo ng muffler ay hindi siya madaling kalawangin guys. At mas madali siyang tanggalin sa susunod. Okay. Ito yung temporary kinabit ko kanina, lalagyan pa rin guys ng grasa. Yan. Para ito paano kasusunod ay pagbaklas hindi siya mahirap kalapin. Okay na guys. Guys, sana may nakuha kayong kalaman sa vlog ko na to kung paano mag PMS or mag preventive maintenance ng rear axle na itong on the click 125i. So thank you for watching, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.